Hi guys! Ito pong muli si Papa Roddy at ang ating video presentation na ipipresent sa inyo ngayon ay kung paano mag-apply ng Certificate of Occupancy at bakit kailangan na mag-apply tayo ng Occupancy Permit bago natin gamitin ang ating bahay. Kung bakit po tayo dapat mag-apply ng Certificate of Occupancy sa Office of the Building Official ay dahil ito po ang requirements ng Building Code of the Philippines. Ayon po sa Building Code of the Philippines, no building or structure shall be used or occupied and no change in the existing use or occupancy classification of a building or structure or portion thereof shall be made until the building official has issued certificate of occupancy, therefore, as provided in this code. Yung code po, ito yung Building Code of the Philippines. A certificate of occupancy shall be issued by the building official within 30 days if, after final inspection and submittal of a certificate of completion referred to in the preceding section, it is found that the building or structure complies with the provision of this code. The certificate of occupancy shall be posted or displayed in a conspicuous place on the premises and shall not be removed except upon order of the building official. The non-issuance, suspension, and revocation of certificates of occupancy and the procedure for appeal thereof shall be governed in so far as applicable by the provision of section 306 and 307 of this code. Ngayon ang tanong, paano tayo mag-a-apply ng occupancy permit o kukuha ng certificate of occupancy? Ang una po natin gagawin ay kailangan pumunta po tayo sa OBO or Office of the Building Official sa ano po yan, City or Municipal Engineering Department. Tapos kukuha po tayo ng prescribed documents. Ito po yung documents, application for certificate of occupancy. Ang requirements sa pag-submit ay number one, as-built plans and specification duly signed and sealed by respective professional discipline. Number two, daily construction works logbook. Number three, certificate of completion, duly notarized. So, ito yung mga requirements na dapat natin i-submit. Ito po yung isa sa mga requirement, yung kailangan natin i-submit itong, i-fill up itong certificate of completion, na ito po ay isa-sign and sealed ng either architect or civil engineer yung nag-supervise ng construction. Pipila pa niya to. Tapos, sa likod naman, ito ay isa-sign and seal din ng mga respective discipline na na-involved dun sa design. Yung sa architectural, sa civil, sa electrical, at dito sa sanitary works. Planning sanitary works. Yan. So, ito po yung ating gagamitin na application form. So, dahil ang requirement ay kailangan ma-submit mo yung as-built plans, daily construction work, logbook, at certificate of completion. So, yun ang mga dapat mong i-produce bago mo i-submit itong application for certificate of occupancy. So, una, i-fill up natin itong certificate of completion, inform natin sila na tapos na yung ating construction. Bali, yung building ay papa-inspect na natin para pa tayo makakuha ng certificate of final electrical inspection. Ito yun. Ganito. Ngayon, pagkatapos natin kung makakuha ng certificate of electrical inspection, pupunta rin tayo sa Bureau of Fire Protection para kumuha ng fire safety clearance, electrical clearance. Ito yan. Yan. Yung ating kinuha. Pagkatapos natin makakuha ng certificate of final electrical inspection at saka yung fire safety clearance, meron na rin tayong certificate of completion.
Ang next na gagawin naman natin ay isasubmit na natin itong application for certificate of occupancy together ng as-built plan, signed and sealed ng respective discipline, plus yung record ng logbook. Pagkatapos natin may submit sa kanila yung ating application for certificate of occupancy, mabayaran na rin yung building occupancy fee. Ang gagawin nila ay i-check nila yung ating submissions kung compliance sa requirements, lalo na sa building code. At kung nakita nila na yung ating kinonstruct ay compliance accordingly sa building code requirements together with yung mga specification, ay i-issuehan na po nila tayo ng ganito, yung certification of occupancy. Ito po ay pirmado ng building official. Pag nakakuha na po tayo nito ng certificate of occupancy, yun lang po yung time na pwede natin gamitin o tirhan yung ating ginawang bahay. Ang ating binayaran sa application for certificate of occupancy ay building occupancy fee. Nagbayad tayo ng 2,450. Completion certificate ng sa Bureau of Fire, nagbayad tayo ng 100 pesos. At doon naman sa pagpirma ng mga respective discipline, yung sign and seal, ang binayaran po natin doon ay 10,000 pesos. Ito na po tatapusin ang aking pagbablog. Maraming salamat po sa inyong panonood. Dito po ang inyong lingkod, si Papa Rolly, nag-iiwan ng maraming pagpapasalamat.